Good evening. Aking i-discuss ngayong gabi yung naka-flash diyan sa screen na title ng ating topic. Check your visa online, check if you are registered or you're being used as a reliever. And then ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide how to check if you are registered. Number one rule, mas lalo sa mga G2G ngayon. So natapos ang iyong work or kaya nag-resign kayo after a few weeks or after a month at nakahanap kayo ng bagong trabaho, so ang gagawin nyo na ay sisiguruduhin nyo kayo ay magpaparehistro or nagtatry lang. Kasi minsan pag pinunta natin ang isang trabaho, hindi natin akalain na ito ay hindi pala maayos. So kapag kayo ay narehistro, ay problema. Dahil alam natin na within 2 years, kailangan na ma-register lang kayo ng 3 beses. So para ma-avoid na kayo ay marehistro if nag-try kayo ng work, ay kailangan na huwag nyo munang iparehistro. Okay, sasabihan nyo ang yung agency, sabi nyo, agency, please hintayin nyo ang aming hudyat or ang aking hudyat na ako i-register. At one tip, huwag mong ibigay ang passport copy sa agency while trying out that work. Yeah. And then kapag kayo ay mag-try out, mga G2G, mga matagal na dito, huwag kayo mag-try out ng more than 7 days. So mag-try out lang kayo ng 6 days below. Why I'm saying this? Because if you try that work for 7 days, ang mangyayari, pag-aalis kayo at inayawan ninyo, ang mangyayari ay kailangan magbigay kayo ng tinatawag na resignation na may palugit kahit nag-try out kayo ng 7 days. Kasi from 7 to 90 days ay 7 days na palugit kapag nag-resign. So kung mag-try out kayo, 6 days pababa lang. Okay? And then, tingnan nyo si work. At nakita nyo na maayos yung trabaho. At gustong-gusto nyo na yung work na nahanapan. So here is the way. Tatawagan mo na ang agency, sabihin mo, gusto ko itong work. So, pwede nyo na ako i-register. Yun ang sasabihin ninyo. And then, makipag-deal na rin kayo sa amo, sa agency, kung yung salary and everything according to the rule or according to the labor law sa Israel. And masaklap kung minsan, akala natin na tayo na-register at sinabi ng agency, okay, i-register ka na namin. So, nagtatrabaho ko doon ng how many weeks, months, and then 2 months, and then halos matapos muna ang 90 days. To find out na ikaw pala ay hindi nakarehistro. Merong dalawang reason why hindi ka ma-register sa isang trabaho. Number one, walang permit para na-approve ang iyong trabaho na nahanapan. Okay. Maraming tumatawag sa akin na sinabi, Kuya Alan, kailan kaya ako magkakaroon dito ng registration, dahil sinasabi ng amo at ang agency ay inilalakad nila ang permit ng aking inaalagahan. Okay? At sabi nila ay within weeks ay maayos na. I'm telling you the truth. Ang permit na approve lang from 3 days to 1 week. Maximum na yun. Yeah. Kung talagang hindi mabibigyan ng permit, kahit balibalik ta rin nila, hindi talaga mabibigyan ng permit ang matanda. I mean, yung application ng ITER na tinatawag sa Hebrew, ina-apply lang yan sa online. Magbabayad lang yung amo ng 310 shekels. Ipapasa niya yung mga medical conditions ng matanda. Isasubmit niya online. And within 3 days to maximum 1 week, andyan na ang resulta kung ito ay approved. At kung hindi ito approve, malalaman na rin ng amo na hindi approve, na hindi nila in-approve.
So yun, yun ang number one reason bakit hindi kayo ma-register, dahil wala pang permit ang amo. So sisiguruhin nyo, pag sinasabi ng agency at amo na inilalakad nila at yan ay more than 1 month na inilalakad, go out. Okay? Umalis ka na yan sa trabaho na yan dahil wala kang aasahan. Dahil sigurado ko na hindi talaga ma-approvean yung kanyang permit. Number two na reason na pwedeng hindi kayo ma-register, dahil sinasadya ng agency na hindi kayo i-registro dahil ginagamit lang kayo as a reliever. Ano ibig sabihin nun? May mga employer na hindi sila papayag na mag-request ng new worker from other countries, okay, or from foreign countries like Philippines, India, Sri Lanka, Romania, Moldova. Hindi sila pumapayag na mag-invite if wala or if walang magre-relieve doon sa trabaho na mag-start na kaagad. So ang ginagawa ng mga agency, okay, kukunin si isang worker, isasalpak doon ng how many weeks or even month, kung kailan maayos yung papeles ng darating na A2A or G2G. And pagdating, sasabihin nila, ano, ayaw nila ang trabaho mo, dahil alis ka dito. So kung palaging ganon, baka maubos yung 90 days mo. So anong gagawin mo? Okay. Ito yon. Kapag gusto mo na yung work at sabi mo sa kanila, i-register nyo na ako. At pag sinabi na, yes, i-register ka na namin. Minsan, binibigyan ka nila ang tinatawag na registration. Pero may, hindi ko naman nila lahat, na meron mga agency at naka-encounter na ako ng isang agency, isang client punta sa akin sa agency at pinakita ang kanyang registration ng chinek ko, ay andun pa rin siya sa kanyang old na work. Hindi pa na-change online. So, pwede rin pikehin yun. Okay, ang registration. Kasi yun, you can just chase the details because ito yung record sa office. So, anybody can fake this. But, para malaman mo talaga na ikaw ay nakaregister, okay, ito yun. Ito ay effective if ikaw ay 4.3 below, ay nakikita natin sa online ang ating record. Sa mga cases naman ng 4.3 pataas, nakikita pa rin, but because ito ay 4.3 pataas, nandun na tayo sa special visa na level, kuminsan hindi na rin nakikita. And yung mga nabisaan ng special visa, minsan hindi nakikita, but sometimes ang record ay nasa online. And this record is given by PIBA. Okay? Para sa lahat, para makita natin kung talagang, okay, para sa lahat, para makita natin na tayo ay may record online. So, paanong gagawin natin para makita natin if tayo ay naka-register? Okay, so titignan natin. So, ang gagawin ninyo, through cellphone or through computer or your laptop, ay i-type nyo lang. Okay, punta tayo ngayon sa online. Okay. So, andito tayo ngayon sa Google. So, google.com. Okay. Dito ay isa-search natin ang PIBA Foreign Workers data. Enter. Okay. So nasa Hebrew ako, so i-change ko sa English. Okay. So nakikita natin dito sa first line, nakalagay dito www.gov.il. So ito yung website. So nakalagay dito online, nakalagay dito, i-highlights ko, online information for foreign workers and their employers. So kahit dito makikita mo rin ang 2.0 ng employer. Yeah? Okay. So i-click natin 'yan. Okay, lalabas kayo dito sa page na 'to at dito sa part na nakalagay dito, ito
kung saan ko inilalagay ang cursor. Sa Hebrew nakalagay dito later mida. Okay? So i-click niyo to, the same doon sa mobile. Click 'yan. Pagka-click niyo dito, mayroon dalawa kayong makikita. So employer, okay, itong employer and then foreign workers, okay? Minsan nagkakaroon din ng problema dito. Kasi minsan pinu-click natin ang foreign workers, but the fastest way to find your data is this. Okay. Ilagay mo ngayon si employer. So tatype natin yung passport number. Yan. Halimbawa lang, yan. Tapos dito ilalagay mo yung nationality mo. Of course, Philippines. Pilipinas. So view information. Okay, data is invalid dahil nga naglagay ako ng kunwari lang na passport number. So gagawin natin, nagpaalam na ako dati sa kanya noon. So gagamitin natin ang isang passport number pero i-hide ko mamaya. Okay. So view information, lalabas 'yan dito. Okay, so nag-download siya doon. Magtitig natin sa baba. Tingnan yung cursor ko. Nag-download siya, makikita ito sa downloads. Doon sa mga iOS, makikita nyo yan sa mga files and downloads. Doon naman sa mga gumagamit ng Android, makikita nyo yan sa mga downloads. So, andun yung file. Now, kanina na-download ko na siya, gumagamit lang ako ng example. So, tingnan natin yung na-download, punta ka sa download, andun yung file. So, ito. Anyway, in-open ko itong document na to. Pero na-edit ko na yung mga part para sa ganun. Si Agatha Bernadette ay hindi naman magagalit sa akin dahil tinago ko yung mga part ng data. Ito, yung data na download. Okay, ito yung file. So, bale, 2 pages siya. At ito yung part, nandito yung passport number. Yes. And yung passport number, so kailangan pareha sa passport number mo. Ito makikita dito yung validity ng visa na naibigay sa iyo. Take note, yung validity ng visa, it's not important na yung current employer mo kasi kung ikaw umalis sa isang employer, halimbawa ito, kapag change ka ng work, andito pa rin siya. Okay, permitted occupation, tayo mga Filipino ay permitted tayo sa caregiving and hotel workers. And then makikita mo dito yung geographic area of employment, sinabing peripheral area, area 3. Okay? Yan. Yan ang mga part. Dito current and last employer. Okay, kung pag ikaw ay namatay ng work, nandito pa rin yung pangalan ng amo. Okay, kung si Mario, halimbawa, nagtrabaho kay Cordapio at namatay siya, nandito pa rin yung pangalan at nandito pa rin yung, ito yung employee number, ito yung tudadzeut or ID ng amo. Yan. Okay? And then, makikita mo dito yung last employment mo, kung kailan mag-e-end ang iyong visa. And dito, makikita mo dito, nakalagay dito dahil nasa work pa siya, not relevant, ibig sabihin, nag-work pa siya doon. Pero kung ikaw ay naalis dyan sa trabaho, nag-resign ka o tinanggal, nakalagay dyan dismissal. Or kung namatay ang amo, nakalagay dyan death of employer. At dito sa baba, andito yung agency, pangalan lang agency. Mamaya, i-discuss ko yung one by one kung paano nyo malalaman na kayo ay naka-register sa amo. And then, dito, ito na yung visa. Okay? So, ito yung visa niya. And ay, pinalitan ko yung mga details. So, dito yung visa. Okay. Now, titignan natin kung paano natin malalaman na. Okay. I listed here. So, I prepare a slide. Okay.
So ito yung downloaded visa, yeah? Now, meron tatlong bagay lang na ipo-point out ko dito para malaman nyo na yung current nyo na pinagtatrabahuan ay yan nga talaga yung work. Okay? And if very effective ito sa mga 4.3 below. Meron din sa mga pataas kuminsan, pero not necessary. Yung mga 4.3 below, ito yon, lalo na mga G2G. Okay, number one. So, ito yung number one. Ito yung name of last and current employer. So, nilagay ko ang pangalan ko dito, Alan Paul. Okay? Pag ang nakalagay dito ay yung pangalan pa din ng amo mo noon, okay? Ibig sabihin, hindi ka pa nakaregister dyan sa amo na pinagtatrabuhuan mo. Sometimes, meron tayong mga xerox ng kanilang mga to that suit. Kaya parang kung manalaman, hindi ko naman alam magbasa ng Hebrew. Yeah? So ito, kung hindi mo alam magbasa ng Hebrew, punta ka sa Google Translate, okay? And then, meron namang Hebrew keyboard. So isulat mo yung name na yan. Pero kung mahihirapan ka, itong pangalawa ang gagawin mo. Minsan, meron tayong mga hawak na to that zeot ng ating amo. So, doon natin makikita, di ba? Kung minsan, napipictura natin. Ito. Kung yung current worker mo, okay, kapag nakita mo na ito yung number na nag-appear dito sa kanyang to that zeot number, yung ID number niya, ibig sabihin, ikaw ay nakaregister. Pero pag ang lumalabas dito, okay, pag lumalabas dito ay yung old number pa rin ng dati mong amo na last na inalisan mo, ibig sabihin, hindi ka pa na-register. So take note, number one, pangalan ng current employer. Okay? If yan pa rin yan, at yung last employer pa rin nakalagay dyan, hindi ka na-register. Number two, yung ID ng amo. Kung yung ID ng amo dito ay yung pa rin yung dati at ikaw ay nagtatrabaho na dyan sa work mo ng more than a month at ito pa rin yung number ng last mo na amo, ay something wrong. Okay? And then number three, ito yon. Nakalagay dito yung pangalan ng agency. So in this part, nakalagay dito tayo, Sir Kebrat, Lahaba, Tivok, Vet, Tiful, Baam. Okay? So nandito yung Tyser Agency nakalagay. Kung halimbawa, nakahanap ka ng work sa isang agency na pangalan ay Star World, for example, example ko lang ha, hindi totoo yun. At sabi niya, dito ka na nag-work at na-register ka na namin. Pero pag nakita mo dito na nakalagay pa rin ay yung pangalan ng old mo na agency, my friend, you are not registered. Ginagamit ka lang. Okay? So yan. Yung pangalan ng amo, kailangan yung current na pinagtatrabaho mo, andito yung pangalan niya. Or, kailangan yung ID niya ay ito. Ngayon. Pero pag ang ID nakalagay dyan ay yung ID pa rin ng old employer, no. Hindi ka nag-register. And kailangan andito yung pangalan na ng agency na kung saan mo nakuha yung bagong work. Pero kapag ang pangalan dito ng agency ay yung paring pangalan ng work ng dati mo noon, na inalisan mo or namatayan, hindi ka nakaregister. So yan yung three things na i-consider natin para malaman natin. E paano, hindi ako marunong mag-Hebrew? Pwede yan mo ipabasa sa mga kahit maraming mga Pilipino na nakakabasa. So ipabasa nyo yan. So yun lang po ang paraan para malaman natin ang data natin online. Napakadali. So, pumunta lang kayo sa website, kagaya ng sinabi ko, step by step, at malalaman ninyo. Huwag kayo magpaloko sa mga agency. Minsan, gumagamit talaga sila ng mga worker na reliever. So, kung nagustuhan nyo po ang aking topic ngayon, please do subscribe. And i-renew na po yung notification bell. And kindly share this video. Dahil I know na ito ay very informative sa mga
baguhan dito sa Israel, lahat ng mga G2G. So, good night. And kung gusto niyo mag-comment below kung anong gusto niyo i-discuss ko na next, please comment. God bless.